ikaw, Ate Nene, galing ka daw ng Romblon. Anong pang klaseng pamumuhay kayo meron doon? Ah, probinsya, probinsya. As in bundok. Lumaki ako sa bundok. Kaya talagang nung may puno doon sa Big Brother house, di ba? Marunong ako umakyat. Kasi pag doon sa amin, normal na yun. Kumbaga hindi siya big deal na umakyat ka ng puno ng nyog. Tuwing umaga, mamumulot kami yung lahin. Lahin ang tawag sa amin. Yung nyog siya na nahulog mula doon sa puno. Ay, yung ganda mo dyan eh. Ay, lahin ang tawag sa amin. Parang yung declamation contest ka eh. Ayun, pupulutin, kukutko din. Araw-araw yun, papakayan ng manok, papakayan ng baboy bago pumasok. Mas puno, yung saya. Oh, kaya dati, ayoko nang kakikipagkamay. Ayoko makipag... Bakit? Eh, kasi yung puro kalyo yung... Okay lang. Kasi nasa talaga kamay mo naman yung kalyo. Kay Jason, nasa mukha. Kaya yun, nung umakyat ako sa puno, tuwang-tuwa sila. Yung mga, nung lumabas ako ng Big Brother, sabi niya, ang galing mo naman, marunong ka umakyat ng puno. Ako hindi ko akalain, big deal pala yun dito, yung pag-akyat ng puno. Ng nyog. Puno ng nyog. Kasi yung puno doon sa bahay ni Kuya, yung inaakyat ko sa Romblon, times 2 yung height noon. Dito kasi, inaakit kasi ito bahay. Bahay ang inaakit. Ito, tsaring lang. Lalambitin pa yan. Oo. Pero na nag-kolehiyo ka, pumunta ka na sa Maynila, kamusta ang naging pakipagsapalaran mo dito? Oh, may medyo masalimuot bago ako pumunta dito sa Maynila. Maraming issue yun eh. Kasi ayaw ni Mama. Kasi nga nag-aaral pa yung kuya ko. Sabi niya, mag-stop ka muna kasi wala tayong pera. Walang pagpapaaral. So sabi niya, doon muna ako sa Romblon. Mag-alaga muna ako ng mga kapatid ko. Kasi 7 kaming magkakapatid. Yes. Ako yung panganay na babae. Pangalawa sa panganay. So parang panganay, maglalaba. Alam mo, naranasan ko nga yung maglaba ng isang planggana. Tapos kinabukasan, nilalagnat ako sa dami ng labahan. Ayun. Tapos, sabi ko sa nanay ko, hindi naman pwede akong hindi huminto sa pag-aaral. Sayang naman, graduate ako ng may honor ng high school, tapos hindi ako mag-aaral ng college. So, umalis ako, galit siya. Hindi niya ako pinayagan. Pero sino ang nagpa-aaral sa'yo? Yun na nga, pumunta ako ng UE. 20 pesos lang yung pera ko. Hindi ko alam pala, yung pag nag-enroll ka ng college, may bayad yung entrance exam. Tapos sabi dun sa admission, may bayad po 100 pesos. Ay, wala akong 100 pesos. Ay, sige po, bukas na lang babalik ako kasi wala pa akong pera. Tapos sabi nung admission, sa admission office, sabi niya, patingin ang grade mo, honor student ako ng high school. Sabi niya, tinignan niyo yung science, yung math, yung English. Sabi niya, sige, enroll ka na, automatic scholar. Wow! Kaya scholar ako na pumasok, hindi ako nag- Swerte! Kung sino man yun, thank you! Kaya nga sabi ko, kapag mayroon kang gusto, gagawan mo ng paraan. At alam mo naman na hindi naman masama at makakabuti sa'yo, gagawin mo yung paraan para matupad yung gusto mo at makamit yung gusto mo. Mm-hmm. At saka nung college daw, naging commander ka daw, paano? Oo, kasi bukod sa pag-aaral sa college, ang gusto ko talaga magsundalo. Gusto kong maging army. Gusto kong maging officer. Kaso nga lang, ayaw nila papa, ayaw nila mama, kasi babae ako. Pero pinilit ko pa rin. Sabi ko, nagpaalam ako kung pwede ako mag-take ng PMA exam. Kaso ayaw ni papa pirmahan yung parent consent. 16 years old lang ako noon, so wala akong choice. So, nag-aral ako ng UE, kaya ako naman pinili yung UE kasi idol ko si Mayor Alfredo Lim nung araw. Mayor pa siya noon. Yun yung mga idol ko, yung mga Astig, di ba? Ayan. So, malaman ko na officer siya ng UE ROTC. Sabi ko, sige, mag-officer din ako. Tapos, ang maganda kasi noon sa ROTC, kapag ka-officer ka, meron din additional na student grant. Merong additional scholarship. Oo. Ay, galing, no? Ako. Bukod sa gusto ko talagang magsundalo, gusto ko talagang maging officer, kahit optional lang yung pag-officer, pagka-ROTC sa babae. Nag-officer ako kasi pangarap ko talagang maging officer, magsundalo. So, tutuloy ko. Sabi ko, kahit nag-aaral ako ng college. Yun. So, wala talagang panahon sa'yo ang mga self, yung parang mga crush-crush. Kasi well, talagang, hey, yes, sir! May naging crush ako, pero elementary. Isang tao lang. Isang tao lang. Pero, yung crush ko nung elementary hanggang high school, isa lang. Yung officer ka, wala dun sa mga kasama mo? Wala, kasi nung nag-aaral ako, lumaki kasi ako na struggle nga kami sa buhay, di ba? So, mahirap ang buhay namin noon. Correct. Kaya sabi ko, magsisikap ako kasi gusto ko magkaroon ng magandang buhay. Mm. Kaya nakapokus ako noon. Sabi ko, mag-aaral ako mabuti, gusto ko maging maayos ang buhay ko. Hindi ako uuwi ng Romblon na hindi ako successful. Tama. Jason, kayo raw, walang sariling bahay noon. So saan kayo tumutuloy? Mukha sa ilalim matulay. Hindi, ano nung kami, sabianan ko, tapos sa mother ko, dun. Tapos, mahirap kasi pag ano, wala kang bahay, kung sasabianan ko, dati lang kailangan magising ka rin ng maaga. Kasi pag mas nauna sila, magpaparinig. Ito yung may asawa ka na? Oo, may asawa na ko. Abay, tulog pa rin. Tulog pa rin. Talaga naman, hindi nahihiya. Sabi ko, parang ako pinariring ganun ah. Pero talaga, gumigising na ako ng umaga. Nag-aawalis na ako, nag-sabianan ko. Ayun.
Kaya kailangan talaga, iba-iba yung trabaho ko doon. Madami akong trabaho doon. Nag-waiter ako, tapos meron pa ako sa hotel. At is masipag ka talaga kay Diyos. Nakita naman namin na masipag ka talaga. Yun kay Ate Dindin na asawa mo. Kahit tayo kay Ate Dindin. Hi, Dindin. Mahal. So beautiful, so sexy. Dindin ba o Dindin? Dindin naman, hindi naman Dindin pala, ha? Dindin. All this time, Dindin. Oo, limang taon alam mo Dindin. Pero Dindin siya. Hi, Ate Dindin. Oo. Hi, mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated kayo sa magandang buhay. For more videos, just click the I button.